Come on, stop, Philippines. Bonjour, my name is Yasmin, and welcome to Tatai Tutti's channel. Enjoy! Hello guys, welcome back to my channel. At kasama ko ngayon ang wife ko rito. At kung hindi nyo maitatanong, siya po ay isang Chabacano. At ngayon ay may challenge ako sa kanya na ito ay tatawagan kong Batanggenyo contra Chabacano. Ngayon, ang mechanics ng game ay magbibigay kami ng tiga 10 words ng Chabacano at Batanggenyo. Ito ay mix ng easy at saka hard work. Swerte siya kung makuha niya ay easy word at easy lang yung mga word. Ngayon, ito ay hulaan lamang sa loob ng 10 segundo at magbibigay lamang ng isang clue. Kaya umpisa na natin ang ating challenge at anong bet natin, darling? 100 pounds. No, laki naman. Pang shopping. No, wala akong 100 pounds. 20 pounds lang. 50. No, 20 pounds lang. 30. No, 20 pounds nga lang. Okay. Oh, sa ngayon lang ha, next time wala nang 20. Okay, 20 Should pounds. Should be 50 up. Okay. Umpisa na natin, darling. Okay. Bumunot ka na? Ako muna. Ako munang bubunot? Oo. So, sabi sa akin. Yeah. So, okay. Ako munang bubunot. Okay, oh, ito. Yeah. Ito ang word na huhulaan ko. Hang on. Pabasahin mo naman yun eh. Ano yan? Después. Después, ano nga ba ang después? Sandali, mukhang mahirap ito ah. Después. Kailangan ko ng clue. Después. Oh God, ano pa paano ba mag-explain dyan? Ito ba itong action word, verb, or isang noun? O ano It's ba ito? It's not a noun. It's not a pronoun. Verb, baka action word. Blanco ang utak ko eh. Parang ano siya? It's like describing something. Ganon. Después. Pues. Or like, yeah. Anyway, try mo na lang. Pues is después. Describing something. Not really describing something. Sandali. Parang ano siya eh. Ine-explain niya kung anong ginagamit siya sa pag-explain sometimes. Ganun. Pag-explain? Oo. Paano? Or like telling a story, tapos ginagamit mo siya. You know, as you Ganito? Paano? Dalawa na yun, ha? Isa na lang. 10. 9. Sirit na. Después. Parang then or and then. Sa Tagalog, pagkatapos, parang gano'n. Ah, pagkatapos. Yes, yes. Okay. Finally, yes, finally sa English. Finally. No, then or and then. Okay. Gano'n. Okay, then. Después. 0 points for me. So, ikaw naman ngayon ang huhula. Sana easy lang. Kasi kami mga Chabacano, medyo matigas ang dila sa Tagalog. Wala kaming G. So, Tagalog, gano'n. Ang okay, anong first word mo na huhulaan? Wait, sobra ka naman excited. OM. Hi! Ano to? Help. Kung sino nanonood. Dukal. Ano ang ibig sabihin ng dukal? Ay, hindi ko pa ito narinig ah. Clue. Clue? Ito ay isang
action word at ginagawa ito minsan sa garden. Oh, ang laki ng ang clue ko sa iyo. I know it. Yung ano ba 'yun? Englishin mo kung hindi mo makuha sa Tagalog, Englishin mo. Mahirap din ano. Dukal ba 'yun? Dukal. Dukal. Yung kinukultivate mo siya, yung ginaganon mo siya. Kinukultivate. Yung bang parang meron kang shovel na, yung maliit lang na yung pag nag-garden ka kasi tumigil kasi gaganon-ganon mo siya. Okay, o. So... Anong tawag doon? Bibigyan kita ng 1 point. Tama naman. Kasi, ang ibig sabihin ng dukal sa Batanggenyo, sa Tagalog, ay to dig. Yeah. Or cultivate. To dig. So, malapit ka na rin. So, bibigyan kita kasi ng... Kasi, yung sa akin continuous, hindi right. Gaganon-ganon okay, mo. Okay, so bibigyan kita ng 1 point for that. Ikaw na. Si, masyado akong maluwag sa'yo. Well, ito ang aking second word. So, may 1 point ka na? One. Ay, hanggang ilan points? 5? First of 5. Straight points. Yeah. Yeah, first of 5. So, this is my second word. Mukhang alam ko ito. Yes. Espacio. Yeah, it's supposed to be spelled with a C, kasi wala kami eh. So, E, L, okay. Espacio. Okay, basta kung ano yung okay. Kung tawag dito, kung ano, I think, hindi ko na kailangan ng clue dito. Okay. Espacio is okay. Space good in day. English. Nakuha mo yun ah. Yes! One all. So, may tigisa na tayong points? Sabi, hindi ko na lang yun din. Yung isinama. Okay. Mas mahirap pa dun eh. Ikaw naman ang bubunot ngayon para sa yung second bakit? Word. 20 points lang naman. Okay lang. Next. Ah! I always hear this word, barik. Meaning, it's action word, yeah? Yes, it's at not swertehan mo kasi madali yan. Barik alam kung ano yan. Nagiinuman yung magiinom. Magiinom ng ano? Alak. Yun. Right? Okay. Meron ka ng 2 points. Mukhang, 3 more to go. Yes. Siniswerte ka. So, this is my third kahit word. Kahit galing pa ng duty, 11 hours, walang tulog. Oh, 12 hours now. More. So, ito ang aking... Oh, my God. Yes. Oh, mukhang hindi ko talaga ito alam. Hingi ka alam. Ng tulong dyan, ng mga taong marunong magtsabakano. Oh, mga tsabakano dyan, pwede niyo ako tulungan. Well, ilan na lang kami, endangered na kami. Make a comment, please. Okay, you read it. Hindi ko, kahit basahan yata, hindi ko alam eh. Tangkugo. Tangkugo? C. Oh, C, with C-U. Yeah. Tangkugo. We spell the K with a C, wala kasing K sa Spanish. Oh, mga Chabacano dyan, baka gusto niyo akong tulungan. Tangkugo. Siya, calling siya. Tulungan mo siya. Tangkugo is... You want a hint? Oh, clue. Part of the body. Wow, part of the body. Yep. I think, mag-guess na lang ako dito. Tangkugo. Three guesses ba, no? Three guesses, okay. Yeah. Tangkugo is... Siko? No. 2 more. A poet. Mas hindi, ano? Isa na lang. Tangkugo is... It's only sa Sambuanga mo lang yan maririnig. Ang word na yan. Tangkugo? Tangkugo with a maraksa. Yung, Tangkugo. Tangkugo. Sirit? Wild guess. Wild part of guess, the body. Part of the body. Pisngi. No. Okay, that's it. Tangkugo means nape. Ito. Batok. Ayun. Batok. Ang hirap see. Naman. Batok. So, ang tangkugo. Hirap there naman yan. Tangkugo. Yan. Di ba, hinawakan nilang ganun. Back, yun, the back of okay. Your neck. Okay, so what's the nape. Score now? 2.
2-1, di ba? 2-1, yeah. 2-1. 2-1. Oh, so, ikaw naman ngayon ang bubunot. Oh, exciting ito, guys. Mukhang... Nananalo si Sambuanggenyo White, Sambuanga White. Ano to? Gamba. Pakita mo sa... What is it? De. Damba. Ganun magpo-pronounce? Damba. 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 Hindi ko yata narinig ito ah. Oh. Clue. Ang clue action word na to ay isang action word again. Oh. Grabe naman ate sa akin, part of the body, alam mo na, may clue ka na ito. Hindi ko pa nga rin, action word eh. Hindi ko pa nga rin mahulaan kahit part na ng body. So, what is sa damba? Akin, very broad. What is damba means? It's lampa? Action word. Lampa. So, one guess. Action wrong. Word. Describing what? Action words. Ay, action word nga yun. Eh. Ang dami. Diyos ko, billion dollars. Ano ba yun? Damba. Meron ka ng isang guess? Damba, damba. Diyos ko, wala naman akong naiisip na... Mag-guess ka lang kahit ano. Action word, damba. Sige, damba ay ginagamit damba. Ito sa isang palaro. Ganda na ng guess ko sa'yo, ng clue ko sa'yo. Sa mabilis? Isang, sa isang sports. Mabilis? No, that's second guess now. Mabagal? No. Ano? Mabagal is not action word. Well, mabagal siya tumakbo. That's right. So, ito ngayon ang meaning. Ang meaning ng damba ay jump. Palon. Ay, Señor Maria Jose. Layo naman nun. Talon, damba. Eh, kaya nga may... Damba. Damba, oh, ganyan. Damba. Oh, that's the meaning of damba. Jump. Okay. Okay. To all. So, to all. No, it's still 2-1. Ikaw yung 1, ako yung 2. Paano mo sabihin? Kaya nga, it's still 2-1 dahil hindi naman kwan eh. Ah, dahil hindi ako nakaskore. Hindi ka nakakaskore, hindi ka nakakahula eh, di ba? Okay. Ako naman ngayon ang bubunot. At sana guys, eh, madali naman ito. Mukhang madadali ang nabubunot niya eh. At ako'y... Sana eh madali naman ito. Kaya hindi ka pwede doon sa Buanga. Talagang gigisahin ka ng buhay doon. Wala kang... Meron ka bang nilagay na easy dito? Mukhang mahihirap very lahat. Very easy that one. Ipakita mo. May mag-guess ka agad dyan. So you how do you pronounce it? Wellio. That's a C-U. Ah, Wellio. Mm. Oh, yes. Ano? Alam ko na ito. Wellio means... Ano ba sa Tagalog yun? Sige. Kwelyo means is yung kwelyo mo sa t-shirt. Ano, ano nga yung tawag doon? Ay hindi, nahulaan ko na doon eh. Hindi nga, sabihin mo muna sa akin, you haven't guessed it yet. No, because kanina, sinabi ko sa iyo, hindi mo naman nahulaan yung buong word. Pero dahil malapit ka, is... Gusto mong tulungan kita yung sa damit. Sabi mo. Yung damit, yung kwelyo, yung collar. Sa... Oh, yung collar. Eh, that's it. Mali. It's not collar. No? Kwelyo. Kwelyo. Mi kwelyo. Mi kwelyo es... Clue, please. Part of the body again. Ay, nung easy na yan. Hindi mo pa makuha, ewan ko na lang. Leeg. Yanik. Yes. because malapit sa. Yung kasi binigyan ko ng cola ako right. Pang-tubo okay. Sa iyo. So what's the score now? 2-2. Kaya nga meron tayong clue eh. Yung clue ko nga sa iyo very ang lapit na eh. Okay, kumuha ka na, bumunot ka na. Ito na naman tayo. Ano naman kaya ito? Ay, Señor Maria, ano man yan? Kitse. Mga Batanggenyo dyan. Tulungan nyo ang misis ko para malaman niya ang kwa. Kitse. May kwansi sa kwa, no? Kitse. Okay. O mga kababayan kong Batanggenyo dyan, tulungan nyo ang aking misis para ma-hulaan niya. Anong clue? Ang clue niyan is, it's a thing. Found where? Found in, kitchen. Well,
found in a kitchen, tindahan. Nice. Kasi, yes. Found kitchen. Found in a... Kalimitan ito sa mga kwan eh. Sa mga restaurant. Nakikita mo yan, nakakalat minsan, nakakwan. Nakakalat sa restaurant? Oh, sa mga tindahan. Mesa! Sa mga tindahan. Wrong. That's one guess. Nakakalat sa tindahan. O minsan nakakalat lang yun sa ground, sa floor. O minsan pinaglalaroan din ng mga bata. Ano? Marami ang kuklong binigay sa'yo. Kitse. Bagay lang naman, which is it can be anything. Ang dami kaya. Ay, kaya hulaan. Nakakalat na. Sa restaurant. Iniisip ko nung nakakalat sa restaurant. Or minsan kalimitan, pero ngayon medyo hindi na ito nakikita eh. Kasi medyo nagmo-modern na, hindi na ito masyadong ginagamit. No. Oh, that's second guess na. Nakakalat sa restaurant, pero hindi naman siya nakikita. Pero hindi nakikita. Hindi na masyado nakikita ngayon, hindi sabi na ngayon mo. Kasi hindi pero na siya. Sa tindahan, meron. Konti na lang ang gumagamit nito siguro. Konti na lang mo makikita. Kahit sa tindahan. Tindahan. Listahan? Eh. So, third guess mo na. So, ang tamang sagot ng kitse ay... Tansan. Ano mo ba yung tansan? Jesus Maria, Joseph. Ang layo naman ng clue mo. Anong bibigay ko sa'yo yung clue? Pwede mong sabihin, ano siya, yung... Ano? Eh, pag sinabi ko ginagamit dati, sa bote. Ginagamit sa... napakalapit. Kasi malapit na. Kaya sabi ko, ginagawang laro nito pag minsan ng mga bata, at saka ngayon, sabi ko, hindi na ito masyadong nakikita kasi ngayon. Eh, in cans na, at saka na plastic. So, ang anong score natin, di ba? 3-2. No, all 2 pa lang. All 2. So, whoever answers another word. Sabi mo first 5. Yeah, kung sino maka-answer ng another word, eh siya nang mananalo. Okay? Yeah, your turn. So, it's my turn. Kung sino maka-answer ng another word, ay winner na. Asan yung 20 pounds mo? Bibigay ko sa'yo mamaya. Ako na mananalo dyan. We'll see. How do you pronounce this? See you. Ah, Cuebo. R-O. See you. Cuero. Oh, Cuero. Mukhang narinig ko na to, ah. Cuero. Parang nandidescribe siya sa isang bagay. Is this descriptive? Anong bagay? Hindi ko nasasabihin. Well, Cuero means Cuero is Pellejo de Cuero. Oh, come on, mga Chabacano, tulungan niyo ako rito. Cuero. Nag-describe sa bagay. Maliit? It can be small, it can be big. Yun nga ang ibig sabihin nun. Maliit. Dinidescribe nga niyo yung isang bagay. Kaya nga, dinidescribe yung isang bagay, which is maliit. Oh, maliit, dinidescribe niya eh. Pwede mo siyang i-categorize as a noun. Dinidescribe niya isang bagay. Sirit na ako dito. Mukhang mahihirapan ako. Walang kaklo-klo dyan. Oh. Pag sinabi sa'yo may balat, pellejo de cuero, yung balat ka ng... Ang cuero sibuyas. Means leather. Ah, kala ko yung balat ka ng sibuyas. Leather, kapal mooks. Pag sinabi pellejo de cuero, parang... Okay. Kasi hindi ka tinataba ng hiya. Cuero, okay. Leather. Okay, alright. So, it's your turn naman. Tuol pa rin, ano?
To all pa rin kaya nga kung sino makakahula ng isang word wins the 20 pounds. Ay, senyor. Ano naman to? Sama naman ng salitang sungasob. Sungasob. Yan, sungasob. Mabilis, sungasob. Oh, sungasob. Okay, hint. Hint is an action word again. Na parang nasubsob. Yung gumanom. Yung dug. Ganun. Oh. Yeah. Nasubsob. Correct ako, no? Nasubsob yung parang, di ba yung nag-trip over ka, tapos gumanon ka doon, no? Nasubsob ka doon sa, for example, doon, doon sa dingding. Yeah? Mga kakabatan ganyo, tama ba po yung sinabi niya? It take consideration, hindi ako magaling mag-Tagalog, pero yun ang description ko. Yung bang, parang, ano ba yung sa Tagalog na tapilok, tapos nasubsob kang gano'n. Okay, I'll give you the point. So, anong pinaka I'll give best it, word to describe it? Nada pa. I see. Same, trips. Sabi ko, di ba, nag-trip ka, gano'n. Nada pa oh. Na... Trip is parang, na... Yeah, na, on the way of... Calling down na mukha mo ang... Nasubsob, yes. Di, tama din, tama yung description ko. Kasi sabi ko, di ba, na, so, you got 3 points and... Okay. You win the challenge. Isa na lang, baka may mag-guess ka dyan. Sa oh, sige. Yan. Oh, pala, meron pa pala akong patay. Anong patay? Makatay, para okay, yeah, kung yeah, mahulaan ko to, sige. And then tie tayo. Sige, okay. We'll see. Oh, so, expand okay. Ka naman siguro sa college. At least mayroon this pang is, ano. This is my... old curriculum ka. Dapat may word. Spanish 101, 102, 103, 104 ka. Oh, ang hihirap naman ito. Napaka-easy. Very easy. Ang binibigay ko nga sa'yo, ano lang yan, sige, pakita mo sa kanila. Baka meron din may alam dyan. Magpo-comment po kayo sa ano niya, kung alam nyo. Oh. Detras? Detras. Tama yung pag-pronounce. Detras. Detras. Mi destras. Rasca di mio detras. Rasca di mi detras. Oh my God. Lahat na nilasabi mo, hindi ko naiintindihan. Eh yung mga ano diyan, mga ilan na lang kasi kami, endangered na to kami. Detras. Eh kahit yata sa baka nung iba hindi alam to eh. No! Alam. Ginagamit pa rin yan hanggang ngayon. Yan nga lang yung mga naalala ko na ginagamit pa rin yung iba, mas malalim pa diyan, which is hindi ko na masyadong ginagamit kasi wala na mga kausap ng Chabacano dito. Parts of the body, part of the body again. Part of the body. Yes. Ano yung sabi mo kanina? Yung ah? Yung word, yung sentence na sinabi mo? Detras? Duele di mi detras. Rasca di mi detras. Duele mi. Duele mi. Duele means masakit. Ah, hang on. Detras. Tatlong hula, ano? Yep. Detras, hindi dental. Ipin? No. Diente ang ipin. O, diente, yeah. Detras. Wala akong makitang root word sa detras eh. Yes. It's a noun. You can use it as a noun. Ipin. Chan. Chan is estomago. Or estomago. Duele di mio. Oh well, estomago. Very deep na yung estomago eh. So... Bariga, yung ginagamit ko bariga na eh. Pero estomago is stomach. Or ito. Yeah, stomach. Wild guess. The trust ang is... Ang liit lang ng ano mo oh. Nandyan lang siya sa isang tao lang. Dyan lang sa body. Yung sa iyo ang dami pa. Ayan, parts of the body. Wild guess. Kwanto, detra. Wala siyang root word eh. At si kwelyo kanina, sinabi kong collar, kuha mo na kagad. Hindi, kwelyo talaga sa Tagalog is kwelyo, collar. Is collar. Well, because where is your collar? It's there. Yeah, so kwelyo, ito. Neck. Detras is... Sirit na. Sirit na, hindi ko na alam. Likod, back. Back. Mas kami to say, Makati. Mas okay. Kami, duele, masakit ang likod ko. Okay, that's see? Good.
Ah, hindi ko alam talaga. Oh, you win it. So, nanalo ka ng 20 pounds sa akin. So, yeah, I'll give you 20 pounds. Eh, saan yung 20 pounds? Andiyan yung 20 pounds. Sandali, kukunin ko yung wallet ko. Baka sabihin naman ng ating mga audience ay laro-laro lang to. Chabacano, Sambuaga White. Panalo. Yeah, talo ako ng 20 pounds. So, nag-Spanish kayo, hindi mo alam yun. Parts of the body. Ito ang 20 pounds. Oh, sayang yan. Pangkuhan ko na yan. Panggasolina ko na yan. 20 pounds! Yay! So guys, yan. Natalo ako ng misis ko. Pero para sa inyong kalaman mga guys, gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung mga sinulat namin dito para malaman nyo yung mga ibig sabihin ng mga salitang katulad nito. Yung sabi na lang muna. Oh, yung tunahin natin yung sa misis ko. Bigay mo na lang kung anong meaning para malaman ng ating mga kababayang Tagalog kung anong ibig sabihin. Yung iba, kung gusto nila i-correct ako, pwede din. What's that? Espanta. What does espanta mean? Espanta. Espanta. Kilala mo yung si ano, espanta, di ba? Oh, si Darren Espanta. 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 Means yung nagulat. Okay. That's espanta, o oh, mga espanta. Kababa, espanta. Tama mabilis ba yon mga Chabacano? Baka niloloko ko itong misis ko. Garganta. Oh, yan. Garganta. What is the meaning of garganta? A gigantic? No. Ano? Throat. Mi garganta. Oh, mi garganta. My okay. Yes. That's good. And one more. Naglagay po kami dito ng 10. At random lang yung kung anong ipipik. Oh, random lang kung ano ipipik namin. At kung yan hindi pa talaga masyadong maano. Ang sunod, oh, lagrimas. Parang narinig ko na itong yeah, lagrimas. Lagrimas is very, very deep, Chabacano. Hindi ko, hindi lagrimas ko is parang sa dasal ito eh. Lagrimas. Maririnig mo yan sa prayer. Oh, sabi ko na eh. Pero hindi ko alam ano ibig sabihin ng lagrimas. Tears. Ha? Tears. Oh, tears. Okay. As Tagalog ang kiss? Luha. Oo. Oh, itong espera. 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 Ano wait ba itong espera? Ah, wait, espera. Espera. Okay. At ito namang isa pang last word mo na nilagay is kodo. Kodo. Which is hindi ko rin alam. So, part of the body again. Part of the body. Kodo is what? Ito. Oh, yun ang kaninang inula ko sa iyo, siko. Elbow. Okay, yan po yung mga nilagay niya rito. Ni kahit isa ay wala talaga akong alam. So, eh, pwede nating ibenta pag pumunta yan sa Buanga Wala, pero at least tatay ko kung mag-Tagalog. Ito naman po yung sinulat ko ng mga Batanggen, yung kwan. Hawot. Alam ko, alam mo to. Yeah. Binibili natin dyan sa press, sa Pakistan store. Minsan na babanggit ko to sa iyo. Nabili ko yung minsan. Ano ibig sabihin? Yung nga sabi ko siya sa amin yan, yung fresh dilis. Ay, yes. Sabi ko sa iyo, yung tamang word di yan sa hawot ay tuyo. 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 Eh bakit sinabi mo yung doon tayo no sa preso? Sabi mo hawot tuyo yun. At ito pa. Hindi nabingoy mo pala ako noon. Sabi mo hawot yun. Ito pa yun. Isang word mga guys. Ano yan? Ito ay ang salitang babag. Ang durog? No. Ang babag po, ang ibig sabihin ay away. Or kaya to fight. Man? Or fighting. Or fight, or away, or what. Ito ang ibig is sabihin ng babag. Is it happening yung pagbabag? Nagba, oh, katulad yan? Ng nagbabag sila? Oo. Nagbabag sila? Or halimbawa ako, mag-ahamon ako ng away. Oh. Ako'y kanina pang inis na inis eh. Ay, sinuga dyan ang gusto ng babag. Ah. Yan. Ganyan ang ibig sabihin ng babag. To fight or fighting. Ganon. Mm. So, action. Basta mayroong pero kinalaman sa away. Hindi siya past tense. Hindi yata. O, depende sa pagkagamit mo. Okay. Ang isa pang word dito ay ang salitang madali lang to para ka sa misis ko. Ano yan? Bangi. Hindi. Ano may madali lang bangi? Ginagamit ko ito. Saan? Pag mag-iihaw. Ihaw means bangi. Akala ko yung charcoal. Kaya nga, ibig ko sabihin, pag minsan nga magsasalita ako sa iyo, sasabihin ko sa iyo, oh darling, baka pwede kang magbangi ng hawot. Kaya ibig sabihin, kung pwede kang mag-ihaw ng tuyo. Bakit mo nga sinabi yung binili, sabi mo hawot yun, fresh yun.
At ang sunod pang word na sinulat ko rito ay, oh, mahirap ito. Dam. Mga Batanggenyo dyan, damusak. Ang basag. No. Ang ibig sabihin ng damusak ay messy. Ay, oo. Or dirty or what. Oh, ikaw naman, napaka-damusak mo eh. Napaka... messy. Oo. Oh, makalat. Messy, makalat, ganyan. Yan ang ibig sabihin ng damusak. Burara. Burara. Kasi, you know, kwan na yan. At ang last word na sinulat ko rito ay... oh, isa pa itong magandang word. La... latite. Latite. Ay, Senyor Maria Jose. Ang pangi naman ng ano, ng latite. Oh. Latite, it means is kwanto, parang too wet. Too wet. Oh, naglatite ka. Yung soiled ka. Soiled. Parang ganun, para kang basa o nagkwang ka o naglatite, yun ang tawag sa amin. No, anong klaseng word 'yan? Parang descriptive. Parang descriptive na nag-describe sa isang tao na... sa tao, yan hindi sa bagay. O kaya, sa tao, pwede rin sa... soaking wet. Parang soaking wet. O halimbawa, pawisan. Itong batang ere ay pawisan eh, naglatiti na eh. O yung yan, yun. Or meron siyang ginawang bagay na tungkol sa tubig na halimbawa nabuhusan. O ito ng batang ere ay naglatiti na eh, binuhusan yung ganun. Parang ganun. Yung nagkalat ng tubig. Parang ganun, naglatiti. So, ang sagot, ang pangit sa ting. Yan po mga guys, sana nagustuhan nyo yung aming munting challenge ng aking misis at bad news, eh natalo ako ng 20 pounds. Sayang din pang gasolina. Next time 50 na para makapunta ng ano. Okay guys, next time ay bibigyan ko ulit namin kayo ng ibang challenge at don't forget to subscribe, like and share dito sa challenge ko. Sa channel ko, sorry. At sa sunod ko pang mga vlogs. Thank you. Bye-bye. Adios. Bye.